What's up sa inyo mga ka-reaction TV at ngayong araw gagawa tayo ng isang reaksyon at ito ang pamagat. Ano nga ba ang tunay na dahilan at ano ang motibo nitong si Mr. Chongo este Mr. Chong Babi na ito ho ay sinasabi niya sa kanyang video ay handa raw niyang harapin si Mr. Basel o si Angry Syrian Wanderer sa mga nangyayari ho sa mga kaganapan na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan nitong si Mr. Chang o mas kilalang Korean vendor na si Aboeji. Ngayon, pag-usapan natin mga ka-Reaksyon TV, itong tunay na motibo nitong si Mr. Chongo Chong Babi. Ano nga ba talaga tunay na motibo nito? Dahil ito ho, kilala naman ho natin, meron siyang 1,000 subscribers ngayon. At alam naman natin kung bakit niya ginagawa to. Hindi na hulingit sa kaalaman natin na nagpapasikat to siya, gusto niya maging famous. Hindi ko alam kung inggit siya kay Mr. Basel. Dahil kahit ako, hindi ko nga kayang abutin yung ginagawa ni Mr. Basel eh. Diba? Hindi ko kayang pantayan, hindi ko kayang sabayan yung ginagawa ni Mr. Basel o ni Angry Syrian sa kanyang mga pagtulong, sa kanyang platform. Pero ito si Mr. Chong Babi na ngayon ay nakikipag-ugnayan kay Mr. Chang o kay Aboeji. Parang may nakikita ho tayong mali. Parang may nakikita tayong mga ibang gustong palabasin at gustong mangyari nitong si Mr. Chong Babi o si Mang Babi. Bakit? Kasi iba ho yung motibo na ginagawa niya sa paninira ho eh. Biruin nyo, ipinakita ni Mang Babi yung bahay ni Mr. Chang na nilinis ni Angry Syrian, na ipinalinis niya kasama yung kanyang mga staff, yung kanyang mga tauhan. At nung naglabas na ho sila ng video ni Mr. Chang at saka ni Mang Babi, ipinakita na yung buong bahay, ay gulo-gulo na. Samantalang ho, noong mga binibigyan ho, yung mismong hinihigaan ni Mr. Chang, yung vlog ho nila, part 2 yata, part 2 of 2 yata yung kanilang video ni Mang Babi, nagulo-gulo na. At yun mismo yung inayos nila Korean vendor. So ibig sabihin no, isa ho nakikita ko rito, gusto hong pagsirain o gustong pag-awayin talaga itong dalawang ito. Dahil sa nakikita ko, wala naman hong problema sa akin. At nakikita ko rin doon ho sa bahay na yun, isa lang ho ang problema doon. Inayos ni Angry Syrian, nilinis lahat ng mga staff niya. Nasa paggamit ho yan ni Korean vendor, ni Mr. Chang. Gulo-gulo na. Ngayon, palalabasin ninyo na wala man lang ho nagawa ito, na parang gusto nyong isipin ng mga tao na si Angry Syrian ay hindi totoo lahat ang ginagawa. Unang-una, isang motibo is inggit. Pangalawang motibo, alam mo na ang kalakaran ng YouTube. Kaya ka ganyan, nagpapasikat ka. Tignan mo lahat ng video mo, mas marami ang thumbs down, although walang problema yon. Mas maraming against sa'yo. Pero alam naman natin lahat na kahit may thumbs down ka, may mga buzzers ka, etc. etc. is part pa rin ng YouTube yan. Kikita ka pa rin dyan once na ma-monetize ka. Ang tingin ko dyan is gusto mo magpasikat, gusto mo rin kumita. Hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo mangyari ni Mr. Chang. O baka sinusulsulan mo si Mr. Chang dahil yung panig naman ni Angry Syrian, kahit di naman ho kami magbigay ng aming mga reaction tungkol doon, is alam naman namin ang totoo. Yung ginagawa ni Mr. Basel is hindi naman hulingin sa aming mga kaalaman. Eh talagang tumutulong siya. Yung kinikita niya sa kanyang YouTube channel at meron siyang business. At ang mapatunay niya yung kanyang mga staff sa kanyang negosyo, nakasakasama niya magbigay ng mga tulong. At nung makilala niya itong si Mr. Chang o si Korean vendors na pinamagatan nilang father and son, at alam naman ho natin yan sa mga nanonood sa inyo, no? Ito ang sinasabi natin. Tingin ko wala hong problema yung dalawa. Tingin ko ho, hindi lang ho talaga nagkakaintindihan, at ang nagpapagulo lang dito ay si Mr. Chong Gobabi o si Mr. Chong o si Babi, kung ano man pangalan mong Mang Babi ka. Yun ho nakikita ko. Imbis na makatulong ka, ikaw mismo ang naninira, ikaw mismo ang gumagawa ng dahilan para yung dalawa magkabilang panig ay hindi magkaayos. Tapos ngayon sasabihin mo sa amin, sasabihin mo sa video mo na handa mong harapin si Wanderer, handa mong harapin si Mr. Basel.
ano na yung credibility mo? Ano na yung sinasabi mo? Wala kaya tang pinagtatandaan. Unang-una, itong si Syrian is Syrian national. Hap-hap siguro kung ano natin. Dahil di ko naman kabisado kung ano talaga tunay na pagkatao niya. Pero sa nakikita natin sa mga video niya, is nakakatulong siya sa mga tao. Pero ikaw, Pilipino ka pa naman, hindi ko alam kung talagang tunay kang Pilipina, pero ganyan ang gusto mong mangyari, na ewan ko, nababansagan tayo mga Pilipino sa ginagawa ninyong ganyan, na hindi kayo makontento kung anong meron, inggit yung pinapairal, nakakita ka, masikat itong si Mr. Basel, sikat na vlogger, marami natutulungan, kinaiinggitan mo yon, tapos ginawa mong dahilan, ginawa mong paraan itong si Mr. Chang, ginawa mong para magkasira silang dalawa, para masira itong isa, eh parang mali. Ngayon, kung alam mo yung sinasabi mo, Mr. Chongo Bobby, o Mr. Bobby, kung alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung nasa isip mo, ano yung gusto mo mangyari, nasa iyo na yan. Pero para sa amin, no, na lagi kami nanonood ng mga video-video niya mga yan, na laangri siriyan, ikaw ang may problema, lumalabas. Inggit, yan ang nangyayari sa iyo. Inggit, dahil ginagamit mo na rin itong kasikatan nitong Syrian para pag-usapan at mapunta sa channel mo. Ginagamit mo na rin itong si Mr. Korean Vendor para mapunta rin dyan sa channel mo. Para maging famous ka, para mapag-usapan ng mga tao. Pero maling-mali yung pag-uumpisa mo. Dahil gaya ng sinabi mo sa iyong video, nagsimula yung channel mo sa maling pagkakilala sa'yo ng mga tao na marami kang base na natanggap, maraming masama ang loob sa'yo, maraming nagde-depend kay Mr. Basel. Siyempre, totoo. Kasi sino ka ba? Sino ka ba para sa social media na nagpapakilala, nagpapasikat sa maling pagpapakilala, sa maling attitude? Eh, wala kang pinagkatandaan eh. Ang tanda-tanda mo na. Ganyan ba ang dapat gawin? Ngayon, kung gusto mo nang magpasikat, gumawa ka ng mga sarili mong content, huwag kang gamit ng ibang tao, huwag kang gumamit na kung sino-sinong mga masikat. Sarili mo, gawin mo. Eh wala, is inggit ang nangyayari sa'yo. Gusto mo agad umangat para pag-usapan, gagamitin mo yung isang trending na nagbabiral na isang Korean vendor, at syempre, kakilala nyo rin si Mr. Basel, yun yung pamamaraan mo. Although talagang makakakuha ka ng clout, o yung makakakuha ka ng mga subscribers o mga viewers para pumunta sa channel mo, pero maling paraan. Dahil ang nasa utak mo, gusto mo kagad magpasikat, gusto mo maging famous ng walang kahirap-hirap. Gusto mo gamitin yung dalawa, at kung sino pa, hindi ko alam kung anong gusto mo mangyari, anong mga plano mo, pero maling mali. Ngayon, sasabihin mo na handa mong harapin si Wanderer o si Angry Syrian, ano ang masasabi mo sa kanya? Kasi maliho yung sinasabi mga Reaksyon TV. Ano? Maliho yung mga parang gusto niyang kaawaan doon sa kanya sinasabi. Na intindihin niyo ako, gusto ko lang mangyari, gusto ko mapag-ayos sila. Hindi ho yun eh. Hindi ho yun yung gusto niya mangyari eh. Kasi meron ho siyang nilabas na isang video, si Mr. Chong Aboeji. Meron siya inilabas na ano ba talaga ang totoo? Ano ba talaga totoo? Alam namin ang totoo, pero ikaw hindi mo alam yung totoo. Alam mo naman na nilinis yung bahay na yan, natulungan yan si Mr. Chang, natulungan ni Angry Syrian, natulungan niya ni Mr. Basel. Pero parang wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari. Parang wala kang kaalam-alam na ano ba talaga ang totoo. Parang dinidisregard mo, dinidiscredit mo lahat ng naitulong ni Mr. Basel. Ngayon, yung sinasabi mong hindi pag-support ni Mr. Basel sa inyong tagpuan, I think parang gawa-gawa nyo lang yun eh. Para lang sa akin, opinion ko yun ah. I think parang gawa-gawa nyo lang yun na parang ayaw nyo talaga na magkabukuhan ah. Dahil alam ko naman na walang problema yung dalawa. Ikaw lang mismo, Mr. Chong Bobby, Mr. Chongo Bobby, yung may problema, ikaw ang nagpapalaki ng isyo. Ikaw, yung gusto mo talaga, ang plano mo is yung pang sarili mo. Gusto mo is sumikat ka lang. Huwag ka mang gamit Mr. Chong Gababi. Huwag mong gawing bobo yung mga Pilipino. Huwag mong gawing tanga yung mga nanonood. Huwag mong gawing walang utak yung mga viewers. May mga utak ko yan. May mga
mga pinag-aralan niya, matatalino, alam nila kung ano ang gusto mo mangyari. Alam nila ang tunay na plano mo. Gusto mo lang magpasikat. O ngayon, di ko alam kung ano yung usapan ninyo ni Mr. Chang kapag yung YouTube channel mo ay na-monetize, nagkaroon ng ads. Hindi ko alam kung maghahatian kayong dalawa, whatever. Pero malamang sa malamang, yung YouTube channel na yan ay pag-aari mo. At kung ano ang kikitain niyan, sa'yo lang mapupunta. Kaya huwag mo kaming gawin tanga, Mr. Basel. O Mr. Chongo. Dahil kami, naniniwala kami sa pinagagawa nitong si Mr. Basel. Dahil kami ho, lagi kaming nakatutok dyan at lagi kaming nanonood sa mga goodbye, sa mga natutulungan niya. Alam namin lahat yun. Ngayon, kung ikaw gagawa ka ng isang ganyan eksena na paninira, eh maghanap ka ng tao maniniwala sa'yo. Maghanap ka ng tao na nakikinig sa drama mo at dun sa tunay na layunin na gusto mo mangyari. Dahil isa lang naman yan, inggit sa katawan. Inggit ka dahil sikat yung taong yun. Inggit ka dahil gusto mo rin magpasikat at gusto mong gamitin itong si Mr. Bendo o si Kirayan Bendo na si Mr. Chang. Dalawa kayo. Ngayon, kung totoo man na talagang merong hidwaan at merong hindi pagkakanawa nitong dalawang to, si Mr. Chang at saka si Angel Syrian, na yung mga pinalalabas ninyo sa video na sinasabi ni Mr. Aboeji na hindi raw siya tinutulungan itong si Mr. Basel, kasi nung alingan yun, wala kang utang na loob, Mr. Chang o Mr. Aboeji. Wala kang utang na loob. Dahil pagkatapos kang tulungan ni Angry Syrian, sasabihin mo ngayon, kahit piso, wala kang natatanggap. Nagkaroon ka lang naman ng idea nung nabigyan ka ng 7,500. Sa lahat ba ng mga naitulong sa'yo, 7,500 lang, ala ganun? That gusto mo mangyari? Ano yung mga naitulong sa'yo? Ang dami! Di ba? Madami. Binigyan ka ng rep. Dilinis yung bahay mo. Tinulungan ka sa negosyo mo. Ano pa? Sobra-sobra yun. Hindi ho kailangan ni Angry Syrian ibigay sa'yo lahat yung kanyang kinita sa YouTube channel nung nag-collaboration kayo. Dahil platform niya yun. Wala ho sa usapan niya yun. Kahit sino mangyari, kahit sino makipag-collab sa kanya, walang pakialam ho dun. Dahil part ho ng kanyang content yun. Part ho ng kanyang platform yun. Yun ho yung kanyang content. Ganun ho siya gumagawa ng video. Alam natin lahat, may pera sa YouTube, may pera sa video. Alam natin lahat yun. Kaya ikaw, Mr. Chongo Bobby, baguhin mo yung estilo mo. Yung sinasabi mong handa mong harapin si Angry Syrian, sige, harapin mo. Ano sasabihin mong kasinungalingan doon? Para maging malinis ka? Para ngayon, pag-usapan ka uli? No, hindi kami tanga. Yun lang masasabi ka, mga kareksyon TV. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.